ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bumabati rin po ako sa at magbibigay ng dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children. Sa inyo rin po, mga beloved kapatiran. Gusto ko lang pong ipatutuo sa inyo nang hindi pa po ako nasisib sa banal na gawain ito. Nasa akin po lahat ng bisyo ng isang kalalakihan. Nariyan po ang pag-iinom, pagsusugal, pagsasabong, lalong-lalo na po ang pagdadrugs na muntik na po ikasira ng aking pamilya. Nariyan po na nabenta namin lahat ng aming mga ari-arian, lupa, pati mga gamit namin sa bahay, nabenta ko po nang walang alam-alam ang aking mahal na asawa. Nariyan po na muntik na kayo maghiwalay. Ngunit pinaisip po ng mahal na Panginoon sa aking asawa na iuwi po ako sa Bicol. Ngunit ang pag-uwi po namin sa Bicol, hindi pa rin po ako nagbago ng tuluyan hanggang sa pagbalik uli namin sa Maynila. Nariyan po na pag-uwi namin dito sa Maynila, ginamit po ng mahal na Panginoon ang aking mahal na binan para masiram po ako ng mga salita ng Diyos. Pinapanood niya po sa akin ang mga priests ang ating minamahal. Pinagaling na pastor at ang ating assistant pastor. Pero hindi pa rin po ako naniwala. Sabi ko, parehas lang yan. Ano lang yan? Pero hindi po na wala na nasiraan ang loob ang aking mahal na biyanan. Pero nagbigay po ako ng salita sa kanya. Sabi ko, pag nabayaran ko lang mga utang ko, subukan natin, pag nabayaran ko mga utang ko, sasama ako sa inyo. Yan po, pagdating ng Linggo, instant po, pinagpala ako. Nabayaran ko lahat ng utang. Narihan po na. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Sumama po ako. Ngunit hindi pa rin po ako nabautismuhan. Paglipas po ng panahon, lockdown po, nakalimutan ko po ang salita ng Diyos. Nariyan po na pinalahan ako ng Diyos sa aking trabaho. Tinamaan po ako ng pako sa kaliwang mata nung muntikan ko ng pumigabulag. Dila po ako sa clinic. Sinabi ng doktor sa aking mahal na asawa, nandalian nyo na, dalhin nyo na yan sa eye center kasi pulit po ang kanyang cornea, wasak ang mata. Nariyan po na umiyak ang aking asawa, pero pinaalala po sa amin ang mahal na Panginoong Hesus. Umuwi kayo sa bahay niyo, magsisimula kayo, magpuri. Ayan po na nangako ako sa mahal ng Panginoon na huwag niyo lamang po akong bulagin. Kakalimutan ko po lahat ng aking mga bisyo. At susunod po ako sa inyo, kagustuhan. Ayan po na tinala po ako sa eye center. Tatlong doktor po ang tumingin sa aking kaliwang mata. At sinasabi nila, napakaswerte mo lang. At himala lang na hindi tinamaan ang tatlong ugat na maliliit sa iyong mata. Kung hindi bulag ka na, duling ka pa. Nariyan po na pag sabi ng doktor na i-combine ako nung una. Subalit po sa habangan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, dalawang oras lamang po ako sa ospital, na operahan na po ako. At ako'y pinauwi. At nung August 23 lamang po, tinanggap ko na ang bautismo kasama ang aking mahal na anak at asawa sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung lockdown naman po, hindi po kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa akin trabaho sa construction po, mahirap po maghanap ng trabaho noon, subalit hindi po ako nawala ng trabaho. Bawal pong lumabas sa kalsada. Nariyan po na sa bubong dalang kami dumadaan para makapagtrabaho. Hallelujah. At sa pagpapala naman po, noong December gusto kong magkaroon ng bike. Sabi ko sa asawa ko, bibili tayong bike para may ginagamit ako. Subalit, wala pa po kami perang ganung pambiling bike. Kaya noong January ito, nagpapasalamat po ako. May nagbigay po sa akin ng bike, libre po, walang bayad. Amen, hallelujah. At last po, napapatuto ako, bukas po, ay birthday ko. Tiga-tatitring birthday ko po. Maraming salamat po. At hanggang dito lang po, ang pinakamataas na pag... ang pinakamataas na kapurahan ay alang-alang, ay pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.